Ngayon, ibabalik na natin yung cover ng mga mesa. Kaya dito tayo ngayon sa labas, guys. At nakikita nyo, yung alaga kong si Frankie. Lumalangoy sa pool. Mahilig talaga yan siya maligo, guys. Siguro sa isang araw, parang apat na beses. So, pag ma-feel niya na mainit, naku, lalangoy siya agad. Siya lang yung aso na lumalangoy dito. So, ngayon, dyan tayo. Tignan nyo yung mga alaga ko. Yan si Buddy. Yan. Yan siya nag tumatakbo. So ngayon, ang gagawin natin. Andyan si Kuya. Si Kuya yung kasama ko mag-cover nitong mga table. Yan. Tignan nyo, guys. Yan siya. So ito yung kagabing nangyari na may party dito. Say hi, Uncle, to my vlog. He's from India. India. Siya yung hardinero dito. Pero ngayon nag-iisa lang siya, yung isang kasama niya sa Thursday yata pupunta, kaya yun. Ito siya, guys. So ngayon ang gagawin namin, mag-cover ng mga upuan. So tulungan ko siya, tulungan niya din ako. Okay, 'di ba? Para magaan yung trabaho. Sige, guys, gawin muna namin. Babotch. Guys, tapos na natin ilagay yung cover. Si Kuya nandoon sa harapan, nagwalis na gamit yung machine niya. Then you guys, ganito yung pag-cover. Oh. Tapos na. Makikita ba? Yan siya, guys, yung cover nito. Itong way gaan ng aso namin. Aso ng amo ko, hindi akin. Alaga ko lang. Tapos ito, guys, ito na siya yung nakavera na namin. Tapos ito yung ibaw natin. Kasi parang hindi matulugan ng aso. Kaya yun. Pasok na ako sa loob, guys. Ito yung cover. Tapos ito, next week na siguro ito ilalagay doon sa kabilang ano. Bye. So, that's it. Pasok na tayo. Buddy, say hi, buddy. This one, si Buddy Boy. Yes, this one. It's very sweet. Yeah, ito yung pinakabata, pero pinakamalaki na aso. Oh, yeah. Okay, buds. Babotch. Dito na naman tayo. May pinuntahan lang ako. May nilakad lang. Kaya, bilisan natin kasi may kukunin lang ako. Nagmamadali yung oras. Di ba ang bilis? Ang bilis lang taba ng oras, guys. Dito tayo ngayon sa loob ng mood. Yan yung guys, so ang fun yung fun. What's so nice? See, guys. Yan siya, guys. Dito na tayo ngayon. Hanap tayo ng sim. Halaan ko ng sim. Kaya magtanong tayo. Dito na tayo sa ano, guys. Guys, waiting sa vlog. Hintay ko pa siya, kaya andito tayo ngayon sa labas ng mall. Nagatid ako ng mga document kasi, ba? Kaya, hintay ko pa yung grab. Tagal! Baba ko muna, guys. Kasi andito na yung sasakyan. Babot! So, yun, guys. Welcome back. Andito na ako sa labas. Nabasa ko na ng tubig yung sasakyan. Ito yung bago na sasakyan ng amo ko. Yung 4G. Tapos, ito naman yung sa kabila. Pero yung isa na yung ano, wala dito. Nasa labas. Umalis. Ako yung naglilinis. Hindi nila pinalinis sa labas kasi, di ba, pag pinapalinis sa labas, ayaw nila yung sobrang mabugbog yung sasakyan, yung machine ba yun? Ayaw nila, kaya akong naglilinis. Pero itong paglilinis ko, syempre kasama na yun, may extra yung ano na yan, binibigyan ako, diba? Ginawa ko. Pero honestly, sa lahat-lahat po ng bansa na ano, parang Asia lang yata, dito lang yata sa Malaysia, narinig ko na may car wash yung mga katulong kaming mga OFW. Pero depende yan sa amo kung magpapa-car wash siya ng sasakyan or may extra ka. Pero part talaga ito sa trabaho, ang pagka-car wash.
Kaya guys, kung sinong gustong pumunta dito sa Malaysia, tandaan nyo, yung trabaho, part po itong paglilinis din sa gawaing bahay. Kaya, depende rin yan sa inyong mga amo kung bibigyan kayo ng extra. Minsan, nagbibigay. Yung amo ko, nagbibigay talaga yan siya. Kaya, yun ang kagustuhan ko. Kaya, masipag ako maglinis. Kasi, pag naglinis ako niyan, may extra na ako mamaya. O, diba, saan mo yung hanapin ng a day na magkaroon ka ng 500 o minsan 1,000 piso sa atin. O, diba? Kaya, yan. At saka, hindi ko naman hiningi na may extra whatever. Kasi, part talaga sa trabaho yan. Kaya, sa totoo yun talaga guys, kasama yan, kung isa kang OFW dito sa Malaysia, kasama yung paglilinis sa bahay ang sasakyan, pero nakadepende sa amo. Kung masilan yung amo, ikaw pa yung magbabarnish ng sasakyan, pero sa akin hindi, yung amo ko, ginasend niya talaga sa labas yan, ang gumagawa sa akin, linis-linis lang talaga na malinis yung sasakyan, yun ang ginagawa ko. Kaya linis-linis muna tayo guys habang busy din yung mga tao kasi ngayon Saturday kaya yung amo ko nasa labas sila kaya nilinisan ko na ito. Tsaka pag andito kasi sila hindi masyadong maraming gawain. Yung magawa mo lang. Kasi ayaw nila yung habang andyan sila gumagalaw ka no, ayaw nila yun. Kaya mas gusto ko pa na yung mga amo ko andito sa bahay. Kasi less yung trabaho. Yun guys. Kaya tapusin ko muna guys ang pag-dry nito ang sasakyan at magkukwento tayo mamaya pagkatapos ng paglilinis ko ng sasakyan. Kaya yun guys, samahan niyo ako. Linis tayo para maging ano siya. Ginaganyan ko talaga siya paglinis para malinis naman sulit yung nagawa natin. Parang sayang pagka-brand new nito. Kaya kailangan malinis yung tire. Ganon yung paglilinis. Kasi pag sa labas ka lang, hindi nila ito gagawin. Pag pinapa-car wash, hinayaan lang. Dito, ginagawa ko ng ganito. Kaya siguro gustong-gusto din ng amo ko yung ginagawa ng paglinis ng ganito. Kasi tingnan mo. Kasi may time ka talaga na paggawa ba? Kita nyo guys, yan ang paglilinis. Sudo na tayo sa kabila. Linisan din natin. So, yun guys. Tingnan nyo. O, diba? Ganyan, ganito yung ginagawa ko. Kailangan kasi ano talaga yung may oras ka sa paggawa nito na yung hindi ka nagmamadali para maayos mo talaga ang paglilinis. Yan, hindi kaya masabi ko lang hindi madali ang buhay OFW kaya masarap lang pakinggan na magandang pakinggan sa tenga na oy OFW siya ganyan pero hindi nila alam yung mga gawain na minsan yung mga pamilya nila na nasa Pinas hindi naman lahat. Diba? Nakikita nila siguro ang ganda ng buhay. Oo, maganda lang yung makikita mo sa camera, ngumingiti. Pero hindi mo alam pala na naghihirap din yung mga OFW. Hindi naman lahat. Kaya yan. Ako, ginagawa ko ito pag minsan sinasabihan din ako ng amo ko na gagawin. Kasi gusto niya yung malinis kasi yung sasakyan niya. Lalo pag bago. Naku. At sabihin lagi, oh, ayaw niya daw mamantsahan yung kanyang sasakyan. O di, gawin natin. Pero ang nagustuhan ko lang dito, may extra talaga siya. Nagbibigay ng extra. Yun yung kagandahan dito. Kaya, hindi ka rin maano, hindi rin nakakatamad magalaw pa ganun. O diba, bigyan ka ng 50, okay na yun. Sa atin yun, equivalent ng 50, 500 yata. Imagine mo yan. So, ganun guys. Inuna ko yung tire para next natin gawin yung ano niya, katawan ng sasakyan. Yan siya. Yan siya. Ginaganyan ko talaga siya. Para yung mga, nakita niyo yan, yung mga likabok, mawala siya. Kaya, ginagamito ko yung paglinis ng sasakyan. Yan siya. O, diba, tingnan nyo, oh, madumi. Kaya, mayroon akong pampunas talaga nito. Minsan, gumamit ako ng sabon, pero
Inaiwan ko rin gumamit ng sabon kasi madali kasi ma-feed yata yung ano, ma-feed talaga. Yung maano yung kanyang kulay. At saka may shampoo naman para sa sasakyan. Yun, pwede yun. Yun ang gagawin. Pero ngayon tinamad ako mag-shampoo eh. Kaya dito lang muna tayo sa ganito na lang. O diba, tingnan nyo, wala na yung ano niya. Yung dumi niya doon. O see, ganun yan. Tapos pag nakita yan ang amo ko, tuwang-tuwa yan siya guys. Tuwang-tuwa siya kasi naisipan kong linisan na ganyan. Pero talagang ang oras mo dito, mahaba-haba din. Kailangan hindi ka, kung gagawa ka nito, dapat hindi ka nagmamadali. Kasi pag nagmamadali ka, wala. Yung katawan lang ng sasakyan yung magawa mo. Kaya ngayon, ang gagawin natin, basain na natin yung sasakyan, guys. Yan. Hindi ko siya sinabunan kasi wala naman siya masyadong dumi. Talagang gusto lang ng amo ko na walang alikabok yung sasakyan. Kaya, gagawin natin. Ito ba? Yan siya, guys. Kaya, tapos na rin. Tingnan nyo yung isa din, oh. Malinis na yung isa, eh. Hindi ito ginagamit. Ginagamit lang yan pag magmalingke. Yan siya guys. Ito pang trabaho ng amo ko. So yun guys. Continue ko muna para matapos na rin ako. Maglilinis tayo ng sasakyan. Pati dito nililinisan talaga natin para malinis siya. Yan siya. Ito yung bagong sasakyan ng amo ko. Kaya very expensive kung sabi pa nga niya. Kaya kailangan malinis yan. Twice a week kong ginagawa. Kaya, linisan natin. Hindi ako gumamit ng sabon ngayon kasi hindi naman siya ganun kadumi. Kailangan nang malinis. Naganyan ko siya guys. Pati dito. Yan guys, ang paglilinis ng sasakyan, eh, ano ko na siya. Hindi ko siya sinabunan, kundi tubig lang kasi hindi naman siya masyadong madumi. Ito yung ginagawa ko. Pero minsan ginagawa ko once a week ang shampoo ng pag ano ng sasakyan. Yan, malinis siya guys. Kaya yun. Guys, i-off na natin yung ano, nilagyan ng tubig. At saka yung isa na dry ko na siya, yan yung bagong sasakyan. At ito. Kaya, samahan nyo ako guys!